Magutom na kayo ni baby. Ano na si baby? Anong gusto niyo ulam? Corn beef. Yung pagluluto ka ni daddy. Naalala ko dati nung nagtatrabaho pa ako sa hotel. Ito yung laging ginagawa ko paulit-ulit. Paano? Yung schedule ko kasi noon GY. Mapasok ako ng alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Ako yung nagpe-prepare ng breakfast. Alas 2 pa lang ng umaga noon, natatandaan ko. Kailangan ko na magpakulo ng mga yempo. Sobrang dami kasi nung nakalista sa akin ng mga magbe-breakfast na mga naka-check-in sa amin noon bago sila mag-out. Ilang kilong yempo rin yung kailangan ko i-production noon para bago pumasok yung kapalitan ko, isa-serve niya na lang. Ako lahat yung gagawa, pakukuluan ko, tapos magluluto ako ng corned beef. Ilang dilatang corned beef rin yung nauubos ko noon, paano ba naman kasi 50 plate ang kailangan kong gawin noon sa isang duty ko. Nakasanayan ko na yun araw-araw, dalawang linggo akong GY. Kaya ngayon naisipan ko magluto nito. Gusto rin naman kasi ni Jen kasi naghahanap nga siya ng corned beef. Sabi ko sa kanya, sige saglit lang ipagluluto kita. Dito nga sinimulan ko ng i-production yung yempo. Simple lang rin naman to, kahit sa bahay mo, kayang-kaya mo tong gawin. Yung normal na pagpapakulo lang, lalagyan mo siya ng tubig, asin, tapos paminta. Lagyan mo na rin ng toyo para medyo may pampalasa. Tapos antayin mo lang hanggang sa kumulo na siya. Pag medyo malambot na, iahon mo na agad, tapos i-rest mo lang siya. Ganun lang naman kasimple, yung typical na ginagawa mo lang sa bahay, pwede mo rin i-apply yun sa trabaho para mas mapadali yung trabaho mo. Pero syempre, pag nasa hotel ka, may standard dun. May tamang procedure dun, yung tamang pagpapakulo at tamang temperatura ng karne. Hindi pwede din yung pawarte-warte lang kasi masisita ka ng head chef mo. Pero dahil nasa bahay lang tayo, gagawin natin yung sarili natin diskarte. Siyempre, lutong bahay lang, kailangan natin mapadali at hindi na yung pangmatagalan pa. Sabi nga nila, pwede na yung warte-warte basta masarap kalabasan. Dito nga, naghiwana ako ng sibuyas. Dire-diretso na lang yan, tapos isusulod ko yung bawang. Habang nire-rest ko na lang yung karne ng yempo dyan. Hinihintay ko na lang yung lumumit yung yempo para mamaya-maya ipiprito ko na siya. Ilalagay ko yung sibuyas na yan, tapos isusunod ko yung bawang para may lasa yung karne. Tapos saka natin pakukuluan. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano yung tamang lambot lang ng yempo. Bawal kasi yung sobrang lambot kasi madudurog na pag pinrito nyo. Dito nga makikita nyo, tamang-tama na yung lambot. Sinasagad ko talaga yung sabaw para pagtusok ko ng tinidor, alam ko na pwede na siya iprito. I-rest lang natin yung hangar, tapos mamaya-maya ipiprito na natin. Dito nga, naiprito ko na yung yempo. Ganyan lang yung lutong na kailangan ko para mamaya madali na lang hiwain. Irerest ko muna siya at maghihiwa muna ako ng panggisa ko ng corned beef. Hayaan ko muna siya lumamig. Habang pinapalamig ko yung bagong pritong yempo, nagumpisa na ako maghiwa dito ng sibuyas tsaka bawang. Ayan yung gagamitin nating panggisa mamaya sa corned beef. Nahiwa ko na nga rin pala yung patatas. Dito nga, ginisa na natin yung sibuyas at bawang na nahiwa natin. Sinabay ko na rin yung patatas para madaling lumambot. Ganyan kasi yung ginagawa ko pag nagluluto ako ng corned beef sa hotel. Nilalagyan ko na rin ng pamintang durog tapos seasoning para pampalasa. Tapos mamaya-maya lalagyan na nga rin pala natin yan ng tubig para mabilis lumambot yung patatas. Isisimmer na lang natin yan ng konti tapos pwede na. Saka natin i-add yung crispy na yempo na pinrito natin kanina. Halika, mabilis na lang to. Ikaw, paano ka ba magluto ng corned beef? Iba-iba naman tayo ng diskarte sa pagluluto ng corned beef eh. Pero ang importante, masarap yung niluluto natin. Ito nga pala yung version ng corned beef na niluto ko. Halika, kain tayo. Bukas ulit, Gar.